Good day mga kabikaming, for today's short video ay usapang sapatos naman tayo. Pag-usapan natin kung ano ang sapatos na pwedeng pambisikleta. Sasagutin na po natin, lahat ng rubber shoes ay pwedeng gamitin pambisikleta dahil secure ang ating mga paa sa rubber shoes at makapit ito sa pedal. May konti lang problema. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Ciclistong Bisaya, Jermaine Flaviano, Christopher Lumantas Jr., Carmelitas Yobal, Paring Cool, Elmer De La Rita Camil, Gerald Limpin, KDG12, at kay J. Brian Baptista. Sa mga nice mong pa-shoutout, comment lang po below at sabihin nyo na gusto nyo pa-shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. Kumpara sa mga sandals, mas safe ang mga closed rubber shoes dahil protektado ang ating mga paa. Mas maganda rin ang rubber shoes dahil makapit ito sa flat pedal. Ang problema, ito. Most shoes ay hindi tatagal ang ilalim nito, lalo na kung running shoes at basketball shoes, at lalo na kung ang pedal mo ay may pins katulad ng pedal kong ito. At lalo na kung ikaw ay katulad kong medyo madiin pumadyak dahil medyo malambot ang outer sole ng mga ganito sapatos. Itong running shoes na ito, nakaisang short ride pa lang pero nagmarka na agad ang pins ng aking pedal. Medyo malaki rin ang heel part ng mga running shoes, kaya kung malaki ang paa mo, maaaring sumayad ang likuran bahagi ng shoes na ito sa chainstay. Mas okay sana kung skateboard shoes ang gagamitin mo. Dahil bukod sa matibay ang ilalim nito, matigas din ang goma nito sa ilalim. Kaya mas magiging power efficient ang iyong pagpedal kumpara sa ibang mga rubber shoes. Hindi rin malapad ang goma nito sa heel part, katulad ng mga basketball shoes at running shoes, kaya hindi ito sasabit sa chainstay. Okay din ang hiking shoes dahil matibay ang outer sole nito at makapit. Ang problema lang, may kabigatan nito at may kalakihan din ang rear part nito na pwedeng sumayad sa chainstay. Ganun pa man, kung ikaw ay medyo madiing pumadyak, ang mga pins ng iyong mga pedal ay pwede pa rin makadamage sa goma ng iyong skateboard shoes. Meron naman mga shoes na design talaga para sa flat pedals ng bike na may pins at talagang matibay ang goma, hindi basta-basta nasisira, katulad ng 510 at Sandugo mountain bike shoes. Ang problema lang, medyo may kamahalan nito para sa akin. Kaya in this video, we are also going to review a pair of cycling shoes na nabili ko sa Lazada. Ito ay ang Liu Rubber Cycling Shoes. Actually, wala talaga itong tatak. Liu lang ang inilagay ng Chinese seller sa Lazada. Ilalagay ko pa ang link sa description sa ibaba para kung gusto ninyong bilhin ito. Noong una, nagdadalawang isip ako dahil inisip kong mag-cleat shoes na pero kailangan ko pa magpalit ng pedal na medyo may kamahalan din. Kaya di ko pa afford at hindi pa rin naman ako gaano ka-confident mag-cleats. Medyo takot pa ako at hindi pa naman ako kumakarera. Baka balang araw makapag-cleats din tayo. But for now, okay na muna itong non-cleat shoes. Ang maganda sa shoes na ito, kahit may bakal na pins ang aking pedal at kahit nakasampung gamit na yata ako, wala pa rin damage o anumang dent sa rubber o kahit anumang bakat ng pins ng pedal. Pangalawa, ang gray part ng rubber sole na ito ay nagsisilbing guide kung anong part ng paa ang dapat mong itungtong sa pedal. Dapat ay itong gray part ng sole ang nakatungtong sa pedal. Basta tama ang sukat ng sapatos na ito sa iyong paa, mas magiging power efficient ang iyong pagpedal kung yung gray part ng sole ang nakatungtong sa iyong pedal. Kapag pumipedal ako gamit ang shoes na ito, wala akong nararamdamang lambot. Hindi katulad ng mga running shoes, very stiff ang feel ng shoes na ito. Kaya naididiin ko talaga ang aking pagpedal nang walang nasasayang na power. At panghuli, unlike most cleat shoes, hindi ito mahirap ilakad sa semento o sa lupa. May napansin lang akong hindi maganda sa shoes na ito. Medyo mandulas kapag basa. So makabubuting iwasang maitapak ito sa basa o punasan muna ng basahan bago gamitin. So kung naka-flat pedal ka with pins at ayaw mo masira ang iyong mga rubber shoes tulad ko, I highly recommend these shoes. Dahil matibay ang ilalim, affordable, at mas magiging power efficient pa ang iyong pagpedal. So hanggang dito lang po, just comment down below kung may katanungan at sisikapin po natin sagutin ng lahat na yan. This is Becoming Ciclista, please subscribe.